Magandang araw! Ang pandiwa ay bahagi ng pananalita na nagsasaad ng kilos o galaw. Halimbawa, kumakanta, sumasayaw, magluluto, magsusulat, at nagbabasa. Papakita ko sa inyo ang tatlong aspekto ng pandiwa. Unang aspekto ay perspektibo o naganap. Ang kilos ay tapos nang gawin o naganap na. Gumagamit ng panapping na nag at in sa salitang ugat. Halimbawa, kumain. Ako ay kumain ng mansanas kaninang umaga. Natulog. Siya ay natulog ng maaga kanina. Tumakbo. Si Glacie ay tumakbo ng mabilis kahapon. Nagsampay. Ako ay nagsampay ng mga damit kaninang tanghali. Nagwalis. Ang bata ay nagwalis ng sahig kanina. Pangalawang aspekto ay imperfectibo o nagaganap. Ang kilos ay kasalukuyang ginagawa o nasimulan ng gawin at hindi pa natatapos. Gumagamit ng panapping na nag at in at inuulit ang unang pantig ng salitang ugat. Halimbawa, kumakain. Ako ay kumakain ng mansanas araw-araw. Natutulog. Siya ay natutulog ng maaga palagi. Tumatakbo. Si Glacie ay tumatakbo ng mabilis ngayon. Sasampay. Ako ay nagsasampay ng mga damit ngayon. Nagwawalis. Ang bata ay madalas na nagwawalis ng sahig. Long aspekto ay kontemplatibo o magaganap. Ang kilos ay hindi pa nagagawa o gagawin pa lamang. Gamit ng panapping mag-in at inuulit ang unang pantig ng salitang ugat. Binabanghay din sa pamamagitan ng pag-uulit ng unang pantig ng salitang ugat. Halimbawa, kakain. Ako ay kakain ng mansanas mamayang umaga. Matutulog. Siya ay matutulog ng maaga mamayang gabi. Tatakbo. Si Daisy ay tatakbo ng mabilis mamaya. Magsasampay. Ako ay magsasampay ng mga damit mamaya. Magwawalis. Ang bata ay magwawalis ng sahig mamaya. Paalam!